What kind of prayer works? Number one, prayer with humility. Tandaan ninyo, ayaw ng Diyos ang mga taong mataas ang loob. Dumating sa point na si Hezekiah ay naging mataas ang kanyang loob, pero dumating din sa kanya yung point na nakita niya na ang pride ang nagpapabagsak at ang humility ang siyang nagtutulak sa kanya upang pakinggan siya ng Diyos. Ganito ang sabi ng Bible in verse 1. About that time, Hezekiah became deathly ill. Yung word na about that time, ano yung about that time? Nandun na sina Sennacherib sa labas ng Jerusalem. Nandun ang 250,000 na sundalo na handa ng sakupin ng Jerusalem. So isipin ninyo, hindi pa natatapos ang problemang ito, dumating na naman ang isang problema sa buhay ni Hezekiah. Ang isang leader ay talagang napakahirap ang ganong sitwasyon kasi responsibilidad niya ang buong Juda. At ngayon, dumating pa sa kanya ang isa pang problema. Ang siya'y nagkaroon ng matinding sakit. Di ba minsan napapaisip tayo, bakit ganun? Di pa natatapos itong isang pagsubok kung ito, meron na namang isa pang pagsubok. O kaya naman, katatapos lang ng pagsubok, meron na naman. Habang nabubuhay ka, hindi talaga matatapos ang mga pagsubok na ito. Pero, ang mga pagsubok na ito ay mapagtatagumpayan ng lahat ng mga anak ng Diyos. Kahit tuloy-tuloy na merong pagsubok sa ating buhay, lagi naman tayo magta-thrive sa tulong ng Panginoon. So, balikan natin ang verse 1. Ang sabi rito, about that time, Hezekiah became deathly ill, and the prophet Isaiah, son of Amos, went to visit him. He gave the king this message. This is what the Lord says. Set your affairs in order, for you are going to die. Nung marinig ni Hezekiah ang word na ito ng Panginoon, siya'y nanalangin ng mayroong pagpapakumbaba. Hindi siya nagreklamo sa Diyos, hindi niya sinumbatan ng Panginoon, kundi umiyak ng umiyak itong si Hezekiah at tumawag siya sa Panginoon. Kapag tayo'y nananalangin na mayroong kababaang loob, sabihin ko po sa inyo, diringgin ka ng Panginoon. Bakit po nasabi? 2 Chronicles chapter 7, verse 14. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, I will hear from heaven. So napansin ninyo, ang una sa lahat na binanggit dyan, if my people humble. Ang una na hinahanap ng Diyos, kapag tayo nagpe-pray, nandoon dapat ang humility. Every time na nag-humble tayo sa harapan ng Lord, hindi tayo nire-reject ng Panginoon. Lagi at laging ang tinga ng Diyos nakikinig sa mga taong nagpapakumbaba sa Kanya.